Hi guys! Good afternoon! Sa mga mami po dyan na gustong gumawa ng fondant cake, ito na po yun. I-share ko po yung kanina kasi gumawa po ako. Hi guys! Good afternoon! Sa mga mami po dyan na gustong gumawa ng fondant cake, ito na po yun. I-share ko po yung kanina kasi gumawa po ako. So, yung ingredients po na ginamit ko is margarine. 2 kutsarang margarine po yun. Pagkatapos, meron po tayong 4 na itlog. Then, may condensed tayo yung malaki. Condensed milk. Pagkatapos, meron po tayong harina. Then, isang baking powder. Pagkatapos po nun, may konting asin. Ngayon. Ganito po yun. Una nyo pong gagawin is yung pagsamahin yung margarine sa itlog, batihin nyo po na matunaw yung margarine. Ngayon po, pag tunaw na yung margarine, kasi pati mo na siya eh, pinagsama mo yung margarine sa itlog, so babatihin mo yun. Pag tunaw na yung margarine, pwede mo na ilagay yung condense. Pagkalagay mo ng condense, haluin nyo po ulit. Pag nahalo nyo na po, pwede nyo na po ilagay si harina sa baking powder. Yun. Kailangan lang po talaga is halain nyo. Salain. Okay? Kailangan nyo pong salain kasi para matanggal po yung yung pamumuo. Diba? Pagkatapos nun, pag halo mo nun, di okay na po, magpangulo po kayo sa malaking kaldero or kaserola. Yung malaki po ha. Tapos lagyan po ng lagyan nyo po ng tubig. Siyempre, pakukuluan nyo kailangan. So, lagyan nyo po ng patungan. Ngayon, pag nagkulo na yon at mainit na, saka nyo naman po ilalagay yung nagawa nyo na, yung na-mixture nyo na, yung mga pinag-mix nyo kanina. So, ilalagay nyo po yon doon sa may sa isang lalagyan ulit. So, ang ginawa ko kanina kasi is kumuha ko ng yung sa rice cooker, yung kaserola ng rice cooker. So, doon ko nilagay yung aking pinaghalo-halo, liquid na para sa cake. Okay? Tapos, saan ko siya ilalagay doon sa sa pinakuluan? Ngayon, nung nilagay ko na siya doon, pero wait mga mami huwag niyo po kakalimutan na yung lanera ninyo o yung paglalagay niyo po ng cake is yung margarine. Lagyan niyo ng margarine or mantika para po yung cake ninyo hindi dumikit doon pag naluto. Okay? Pagkatapos nun, pag nalagay nyo na po yung margarine doon sa kaldero, na paglalagay nyo ng cake ninyo na pinaghalo-halo, pwede nyo na po siyang isalang doon sa kaserola na may pinakulo ang tubig. Ngayon, kailangan po may patungan nyo na kasi parang i-steam nyo lang po siya. So, pagkalagay nyo doon sa may kaldero o kaserola, lagyan nyo po ng tela sa taas. Pagkalagay nyo ng tela sa taas, saka nyo po tatakpan. Ngayon, lulutuin nyo po yun ng 45 minutes. Okay? 45 minutes po yun para sure talaga na lutong-luto na yung inyong cake. Okay? Condensed cake. Ngayon, pag luto na po yun, after 45 minutes, pwede nyo na kasing tusukin yun. Pag tusok na yun, pag tinusok nyo tapos walang sumama, tusok nyo ng palito, huwag daliri. Okay? Palito. Or tinidor, ganun. Tapos pag nakita nyo naman na wala namang sumama na dumikit sa palito ninyo or sa tinidor ninyo, ibig sabihin, luto na yun. Okay? Pagkaluto ninyo, pwede nyo na siyang ipagataob sa plato. Isalin nyo na po siya, ilipat nyo na siya sa plato. Ngayon, pagkalipat nyo doon sa plato, palalamigin nyo po muna. Saka naman po ninyo lagyan ng nagsasayin niyo po yan kung ilalagay
nyo is yung cheese. O kundi naman gagawa kayo ng icing. So, yung akin po kanina, ginawa ko, kumuha ako ng tatlong itlog. Tapos, ano po, yung kinuha ko lang yung kulay puti para doon sa icing. So, tatlong itlog na egg white, nilagyan ko po yun ng tartar or vinegar. So, sa akin kasi kanina, wala po tayong tartar. So, ang ginamit ko po is yung vinegar, white vinegar. May nilagay ko doon sa may itlog, yung egg white na yun. Ngayon po, pag ilagay ko dun sa egg white ng tart, ng vinegar, saka ko po siya kin-blend. Nung kin-blend po siya, saka ko po siya dinagdaga ng konti lang, konti kasi ayaw ko na masyado matamis eh. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Konting asukal, white sugar, okay? Ngayon, habang nagbe-blend, saka mo siya ilalagay paunti-unti yung sugar. Hanggang sa maging foamy siya. Pag naging foamy po siya, ibig sabihin, okay na. Nakikita nyo naman po yan eh, pag yung blend nyo, pag yung naging foamy. Ibig sabihin, hindi na siya pwede yung ano, hindi siya nalalaglag. Kahit natuwa-tuwa rin yung kaldero mo or yung kaserola mo, hindi siya malalaglag. So yun po, nasa sa inyo kung maglalagay kayo ng food coloring. Kasi sa akin kanina, nilagyan ko po yun ng food coloring. Meron akong violet, green, saka orange. So, tapos may mga sprinkles din ako. Actually, gusto ko nga sana nagyan ng cheese, pero hindi lang daw, sabi ng mga bata. So, mami, sana mag-enjoy kayo. Dahil nga ganito, nag-vlog ako. Sana mag-subscribe po kayo para share ko po yung iba kong natutunan. Dito rin sa group na to. Salamat po sa group po na ito. Marami kayo natutulungan katulad ko. Na mga mami na na-stop din ko sa okay? Okay, mami, stay safe po. Sana i-like nyo to, share, and subscribe. Thank you for watching! It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.